Hiya, PJ TV, maraming salamat sa iyo sa suporta mo sa amin. At sa lahat ng viewers, please subscribe and press the notification button for reminders of any upload. Mag-ingat kayo and God bless you and God first. PJ TV! Reaction mo sa mga lumalabas na nagaling. Oo. Ang Luis Ortega ba ay nagbago na? Inang tanong ko sa kanya, umurong ka na ba kay Lenin? Kamusta si Lenin Robredo? Lumala ba siya o ano? Ito po, pakinggan niyo po itong maigi, mga kababayan. Ha? Pakinggan niyo po ito. Ito pong sinasabi kong nagaling ang mismong kausap namin noong 2017, siya pa rin po ngayon, malakas pa rin ang matanda. Pakinggan niyo pong maigi. Ito pa, ano ang bago ngayon? Napanood nyo na yung mga lumabas, yung mga dating issues na nagaling, napanood nyo na uli? Nakikita nyo sa mga social media na nabubuhay ngayon? Ay, hindi pa, dahil ngayon lang ko nakakuha ng cellphone. Mm-hmm. Titingnan ko. Mm-hmm. Patuloy mo lang, maganda ang mga report. Tapos sa ito pa, may tanong ako sa itatay. Anong reaction mo sa pagtakbo-takbo tapos yung mga gathering-gathering ni Lenny Robredo na kung saan naglalabasan na bayad daw lahat ng mga tao na hapot brigade ni Lenny Robredo pati MP doon nakikisama na raw sa activity ni Lenny. Mga labo yung sabi ng mama ko, boards of disinfeder flock together. Ayan, yung mga parayo rin ni Lenny sira ang ulo, hindi marunong lumingo. Ayan. Sa kayang pinanggalingan niya kung saan siya galing. Mm. Yan ang dapat makita ng tao. Tay, ito tayo. Tatanong ko, Tay. Siyempre yung iba, bagong tao na nakapanood ng nagaling, pero dating issue yan, dating prasinabi ninyo. Ano pong masasabi nyo doon sa mga dating yung testify doon sa nagaling na yan? Pinatayuan nyo pa rin po ba yan o nagbago na po kayo sa istanya? Hindi. Tuloy-tuloy natin. Yung lumabas sa nagaling noong 2017. Walang kanya si Lenny sa moral integrity. Di ba narinig ko sa'yo na kanya ni sino yun? Yung banal na. Banal, congressman. Narinig ko sa'yo eh. Maganda. Opo. Ngayon tayo, meron bang pinagbago si Lenny o mas lumala nung mulang naupo siya? Ngayon patapos ng term niya, lumala ba siya sa kanyang mga gawain aktibidades sa inyong mga information? Ay, malala. Sinungaling. Opo. Miss Kilag, yung panindang 1 kilometrong lapat ang kanilang advertising. Hindi yan kasalit ako. Opo. Ay, kilala siya eh. Kilala. Opo. Sa kanyang bahay, neighbor niya, galit sa kanya. Opo. Tay, naalala mo ba tayo yung ikwinento mo sa akin na mayroong programa si Lenny na tinatawag na yung river mula, malapit sa bahay ninyo yung river papuntang Tinya, Pransya? Na parang Naga Lake ba yun? Naga Lake? May gawaan yun, right? Naga River. Oo. Magkano ang inabot mo ng project na yun, tay? Kung sin, nakalimutan ko na eh. 500 million. 500 million? Oo. 500 million na river na yun, Tay. Oo, oh, hindi natapos na yun. Kapatalit-talita, hindi natapos. Oo. Oh, ngayon, wala kang bagyo, wala kang lintol, wala kang amidan, nag-iba. Iba na? Oo, oh, ngayon, pinalitan ulit. Okay. Ito, Tay. Yung project na niya, ano pang pwesto niya? Vice President pa ba siya? Okay, narinig niyo po yung sinasabi ko sa kanya. Kamusta na po tay yung project niyang Naga River? Naga River, tinatanong ko po siya. Iri-remind ko po, ano ba yung Naga River? Pag naalala niyo po pag tuwing piyesta ng Piña Francia, na kung saan pinuprocession po ang Piña Francia, yung santo ng ina ng berhen ng Piña Francia, pinuprosesyon po yan. At pag piniprosesyon, dinadaan po yan sa ilog. Yan po yung Naga River na sinasabi.
Narinig niyo po kung magkano ang budget ni Lenny Robredo para iparenovate po yun? 500 million. Narinig niyo? Sinabi po ni Manong Luis Ortega. 500 million ang pinraject, pero walang nangyayaring lindol sa Naga City, walang nangyaring malakas na bagyo, wasa ang Naga River. Until now, hindi na pakinabangan. Tandaan niyo po yan. Hindi po nakasama yan sa Naga Link, mga kababayan, yung interview ko pong yan. Yung mga dating lumabas sa Naga Link, mapapakinggan nyo rin po ngayon yung mga dati kong interview kay Manong Luis Ortega. Ilalabas po natin ngayon. Kaya alam nyo guys, yung sinasabi ni Lenny na dapat daw siya ang maging pangulo, na dapat siya daw ang maging leader ng ating bansa dahil siya daw ay may malasakit. Alam nyo, nakakatawa? Mga tanga kayo pag kayo'y bumoto kay Lenny Robredo. Pag kayo'y nagpaniwala kay Lenny Robredo, sandamukal kayong mga bobo, sandamukal kayong mga inutil sa Pilipinas. I'm sorry ah, pero yun ang nakikita ko. Kasi alam niyo yung fairness ah, how many past na, ilang week na ako din, nag-share kasi ako kayo, ako nakatingin sa cellphone ko, may sinishare ako dito, itong live natin. Alam niyo, pag binuto niyo pa yan at binigyan niyo ng pagkakataon, sandamukal po kayong mga gago. Oo. Kaya po doon, sa mga boboto kay Lenny Robredo, ngayon pa lamang, pinararating ko na sa inyo, yung sinasabi ni Atty. Larry Gadon, ipaparating ko sa inyo ngayon, yung sinasabi ni Atty. Larry Gadon. Dahil mga tanga kayo, mga putang ina ninyo, nasaan na ba si Atty. Larry Gadon na bobo rin? Pasok, Atty. Nasaan na? Si Atty. Uli po natin yung pinag-uusapan namin ni Manong Luis Ortega. Ito pong si Manong Luis Ortega, dati pong Naga City Councilor po ito. Okay. Sumunda. Vice President na. Vice President na po. Vice President na. Alam mo, Grandmaster sa dayaan yung asawa niya. Nako. Opo. Ayan ang gusto niyo. Pero, wala na eh. Opo. Dito na tayo sa buhay. Opo. Tama po tayo. Tapos, say ito. Hindi ba nagkaroon ng ubing dyan na hindi dapat tatakbo si Lenny na pagka-presidente, dapat tatakbo ang pagka-gobernadora? Sa tingin niyo tayo, ano yung nangyari? Bakit hindi niyo itinuloy yung pagtakbo bilang gobernador ng Kamso? Hindi siya mananalo. Sa timing, imagine, may bahay sa Naga, magbahay naman sa probinsya, hindi sa Naga. Na hindi naman sa Butantoro at hindi siya resident home. Kaya naglagay ng bahay na bumili ng loob. Yeah, I think someone in Magarao ata yan. Opo. Ito yung tayo yung Magarao na kung saan yung barangay chairman doon. Doon siya nag-o-taking, di po ba? Nung nanalo siyang bay. At ito pa po nakakatawa. Natatandaan niyo nung naupo bilang vice president si Lenny Robredo? Naalala niyo po to? Nung naupo itong bilang Vice President, nanumpa si Lenny Robredo sa isang barangay chairman. At yung pinanumpaan niya, kung di po ako nagkakamali, 2018 or 2019, something ganun, inaresto po yung barangay chairman na yan ng PNP, Region 5. Bakit inaresto yung kapitan? Na kung saan, itong kapitan po na ito, nanumpa bilang Vice President si Lenny Robredo. Alam nyo kanong kaso? Droga. Nahulihan ng droga yung barangay chairman. Ipagpatuloy po natin yung pag-uusap namin ni Luis Ortega. Barangay po naman nahulihan sa kasong droga. Di ba? Oo. Nahulihan. Nakatanggal yung ba yung pangalan ng barangay chairman doon na nag-o-taking siya tapos mga isang taon na higit nahulihan ng droga? Natandaan niyo po yun? Hindi lang yan. Ang asawa ng captain ng asawa niya, siya ang drug lord dito. Hanggang ngayon pala. Lang, hindi lang mahuli. Ano ba ulit ang pangalan, Tay? Noong kapatid? Ito ah. Hanggang ngayon po. Hanggang, ayon kay Manong Luis Ortega, hanggang sa mga sandaling ito, hanggang sa mga oras na ito,
ang nagpapalagana pa rin daw ng illegal na droga sa Naga City, sa Camsor, ay walang iba kung hindi mismo ang bayaw ni Lenny Robredo na kapatid ni Jesse Robredo. Ayon po yan kay Manong Luis Ortega na kasalup, dati pong Naga City Councilor at sa Naga po yun umuwi ngayon, sa Naga City po yan nakatira. Pakinggan po ni natin ang sinasabi niya. Ni Jesse Robredo? Robredo. Hanggang ngayon ba tayo nag-ooperate pa rin ng droga yun? Tuloy-tuloy. Naka. Hindi po lang mga pasabi na siguro takot ang mga kuhan dito. Sabi siya, at si Lini, malakas bumuwilta yan eh. Kaya ingat din sila. Paano ibig sabihin to na malakas bumuwilta? Anong ibig sabihin nun? Sa pangkaraniwang ng tao, ang dating nun, bumalik. Ano sa inyo? Ano yung ibig nun, bumuwilta? Pinaukuhan niya, pinapaila ng kaso. Opo. Patanggal. Ang dami na nilang chief of police ditong pinatanggal eh. Dahil lumalaban sa droga. Opo. Tuloy-tuloy pa. Ako nga, kung bigyan ako ng security, kung kumuli ang kibots, hanapin ko yan. Opo. Sige na, sige na ang ninyo. Tatay Luis, basta't ang basal ko po sa inyo, magpagaling kayo, magpalakas kayo, at darating ang araw, at pagkundukubin, kung manali man ang kandidatong tala namin, iaharap kita kay Mayor Isto. Okay. Salamat lang. Salamat, Tatay Luis, okay. Magpagaling ka. Tuloy lang ninyo, magandang mga ano. Opo. Tay, ano yung pwede nyo mensahe kay Mayor Isko Moreno? Kuhan ko lang kay... Ako... Okay. Alam mo nyo totally, itong si Manong Luis Ortega, hindi po siya supporter ni Mayor Isko. Bongbong Marcos supporter po yan. But, ang maganda nito, nakikipag-usap siya at pinupuri niya si Isko Moreno. Pakinggan nyo po. Saludo po sa kanya. Pero sa akin, hindi pa masyadong kuhan. At least, siguro, kung short pitch niya. Okay. Tatay Luis. Apo, Tay, maraming salamat sa time, Tay, ha? Maraming salamat. Iyan. Nawala na. Okay, naputol na kami dyan. Dahil nakapagpasalamat na ako sa kanya. Iyan, o. Narinig niyo po yung usapan namin ni Manong Luis Ortega. Hindi po fake news po yan. Mismo ang nagkikwento po. Tagas Naga City. Nagaling mismo na yan ay kasalok dating konselor ng Naga, siya po mismo ang nagkikwento sa mga nangyayaring illegal na droga. Balikan po natin ang nagaling. Ito po ang pakinggan natin o nito. Si Manong Luis Ortega, na kung saan ito yung dating interview namin sa kanya noong 2017. 2017 pa namin ito na-interview. Lumabas pa ito sa lahat ng mga vlogger sa social media. Pakinggan niyo po ito. Robredo for 75 criminal and administrative cases. All for graping corruption. Ang nagpahilya si Emilio Aguinaldo and myself, lahat ang ipinail namin. Ngayon, ang nangyari po, dismiss ang 29. Ang reason po, ang justification, pati ang ombudsman, ay politically motivated. Ay paano pala yung mga ebidensya namin na documents? Kuhan na buhay-buhay ni Secretary Robredo. From the very beginning, simula ang kanyang career na ipinasok niya ni Governor Villaverde as a director ng Radar DC na walang appointment kasi revolusyon nun eh. Then ako ang nagpasumpa kay Governor Villaverde as governor during the revolutionary dahil ako parang letakin. Then si Jesus Robredo nung ipasok na walang appointment magkapagulo sana dahil ang na-appoint ni Minister Nene Pimentel yung anak ng kapatid ni Senator Silla. May appointment yon. Pero si Jesus Robredo wala. Ngayon, sabi sa akin ni Villaverde,
barikada po. Binarikada po ang buwan. Okay, naririnig niyo yung sinasabing Luis Villafuerte? Naririnig niyo po yung isang pangalan pa na inutusan daw siya ni Manong Luis Villafuerte? Yun po ay ninong ko, na dating gobernador po ng lalawigan ng Camsor, na ngayon ay pumanaw na po, pumanaw po si Manong Luis Villafuerte, hindi po ako nagkakamali, last year o ngayong taon lang siya na pumanaw. Dahil sa sakit, hindi ko lang alam kung anong sakit ni Manong Luis Villafuerte, kung ano. Mamaya, ipaparinig ko din po sa inyo yung about sa usapan Luis Villafuerte between dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre nung siya ay DOJ Secretary pa. Mapapakinggan niyo po yan mamaya-maya lang. Tapusin lang natin yung sinasabi ni Luis Ortega. Pakinggan niyo po muli ito. Pasok si Edmundo Sia o kung yung anak ng kapatid ni Senator Sia. Ngayon, pakinggan nyo lang guys yan ha. After that, ang pinakaunang sinungal, ang sinungaling ni Robredo, dahil ang sinasabi niya na ang nag-appoint sa kanya si President Torre, which is not true. Ang nag-appoint sa kanya is Deputy Secretary Douglas Cagas. Yun lang. Yun. Kaya si Robredo ay ang salita ko palagi sa kanya, number one na sinungaling sa buong mundo. Ngayon, gumawa siya ng mga para sa internet kasi magaling, yan naging sikat. Pero po, ang Juan Secretary, ang dami niyang kaso. Pinailan namin yun ni Aguinaldo ng 70 cases, criminal and administrative. Yan ang kaso. Sa, dito ay binigay ko na sa Pininyo sa kasapasan ngalan ko na isang file na hindi pa nalabas sa magali. Totally, yung mga document pong yan, may mga copy ako. Guys, narinig niyo sinabi ni Manong Luis Ortega? Paparinig ko pa, yung mga document pong yan, binigyan po ako ng copy ni Luis Ortega. Kaya hindi po fake news lahat yun. Okay. Binanggit pa mismo pa, ulitin natin ha, yung ibang document, binigyan ako ni Luis Ortega at kung saan ko dinala, paparinig ko rin sa inyo mamaya. Yung sa kasama niya na isang file na hindi pa nalabas sa magali, then ito pong 70 cases na ito, yeah. Ang 29 was already dismissed because of political reason. Hindi ginawa ang mga merit ng kaso na documented. Ngayon, ang gusto ko lang po, ipare-investigate dahil kasama dyan si Lina Robredo sa falsification. Ngayon, ang dapat si Vice President Lina Robredo kasama dito, ipare-investigate dahil maraming falsified documents na isinama doon sa kaso. Kaya dinismiss. Ngayon po, kung maaaring mapag-alala, yun sana. Yes. Sana po, magkaroon ng kanalaman ako, mabigyan mo lang. Yes. A few minutes of your time, maibigay ko pa yung ako ibang kaso. Ako kausap dyan, ni Manong Luis Ortega. Ngayon, isang kaso na hindi pa nalabas. Nandiyan na po, aralan. Dahil, kung hindi yan eh, parang corruption. Yes, sir. Corruption po yun. Na diniliin ng dubyo. Alam nyo guys, ito, may kikwento po ako sa inyo. Alam niyo po nung mga panahon na inilabas namin yung nagalink na yan, sangkatutak ang natatanggap pong mga detret. Sangkatutak. Sangkatutak ang tawag, text, pananakot, sa awa tulong ng Diyos. Until now, March 11 na tayo, 2022. I'm alive. Buhay na buhay ako. Siguro kung ako'y nadala sa pananakot ng mga panahon na yon, baka hindi na rin ako nagbablog. Sobra ang takot ko po niyan ng mga panahon na yan. Kasi pero yun mo, sinasabi, huwag na natin sabihin na nandaya si Lenny Robredo. Huwag na natin sabihin na nagkaroon ng pikos-pikos ano dyan pagkapanalo niya. Pangalawa yan sa pinakamakapangyarihan sa bansang Pilipinas. Kami po, isa ako sa pumunta mismo
kaharap po yung matanda. Kaya po, nailabas natin ang nagaling. At ako naman po yung nagpapasalamat sa mga ibang vlogger na inilalabas nyo ngayon ang storing ito. At ngayon, nilalive po ninyo, pinupuso ninyo. Sana ipakalat nyo pa yan. Bakit? Bakit kailangan ikalat pa? Kasi para malaman ng taong bayan, malaman ng mga butante, ano ba ang klaseng naghahangad na maging pangulo na isang Lenny Robredo? Di ba? Naakala natin may hinhin, matino, di ba? Akala nila maayos. Yung pala, may itim palang buding itinatago na hindi natin alam. Di ba? Kung natatanda niyo po mga kababayan, lahat na lang ng paninira, pagkontra, ginawa niyan para wasakin ang kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Duterte. Diba? Sa ganung paraan man lang, makaganti man tayong mga mamamayang Pilipino na sumusuporta sa liderato ni Pangulong Duterte, na huwag natin hayaan na makapwesto ang mga yan. Diba? Diyan tayo gagante sa mga yan. Huwag natin bigyan ng pagkakataon ng puwang na makapwesto ang Lenny Robredo.